Umaga. And kanina napapag-usapan natin yung sa teens, no? Galing ng service ng teens ministry kahapon kasi as they conclude yung kanilang virtual teen camp entitled Gear Up. Makita natin yung mga new breeds of leaders. Ito po yung mga produkto ng ating children's ministry or yung tinatawag nating Kingdom Kids. Pero ngayon, they are geared up to take the message in their generation. Siguro marahil sa atin, ang iba, pwede nating maisip or masabing, pwede na tayo magpahinga. Kasi kaya na nila eh. And yesterday din po na nakasama kaming mag-asawa sa workshop ng aming geo region. And naka-attend po kami sa parents with young adults. Ito po yung niled ni Roy and Gina Soriano. Ang topic po namin doon ay strength and opportunities. Now, most of us na nandun ay nasa linya na ng 50. Hindi lang matured spiritually but physically also. And most of us din na we've been in the ministry for a long time. And our kids are now young adult with less supervision. Kumbaga, some of them might be saying na mga veterano na tayo, kailangan na mag-retire or mag-settle down. Pero for some of us talaga we're thinking na because less supervision na yung mga bata and they're already grown up, this is the great opportunity magamit pa rin tayo ng Diyos in order for us to be a good example for them kahit na nagkakaedad na ang bawat isa. Mga kapatid, ito rin yung pag-uusapan natin ngayon, umaga, as we continue to learn the book of mga kapatid. Father God in heaven, thank you so much, God, for this morning, for gathering us in our quiet time. As we continue to learn dun po sa book ni Douglas Jacoby about the spirit. And we will continue to learn in chapter 13. And I pray so much, God, na yung spirit mo rin po ang maggabay sa bawat sa amin. And even for me, God, as I share this quiet time ngayong umaga, God. Gabayan mo rin ang bawat sa amin. And truly, Lord God, thank you so much for your protection, your guidance, and your yung pagprotekta mo sa bawat sa for our good health, God, and even, Lord God, providing our needs every single day, even in this pandemic, God. So, God, we love you so much for all this thing in Jesus' name. Amen. So, the Spirit insists. Yun po yung chapter 13 ng book, The Spirit. And patungkol po to sa world evangelism in our lifetime. Now, sinorten ko na lang po, medyo mahaba po yung chapter, pero paano nga po ba tumutulong yung Holy Spirit to assist us in our evangelism? Meron po akong tatlong punto ngayong umaga. I think the first thing na ginagawa po ng Spirit is yung boldness booster. Boldness booster, yun po yung point number one. In the book, sabi doon, timidity has never been the way of the Spirit. Timidity is yung pagiging duwag. Because the Spirit will help us to change in any area of our life necessary in order for us to become effective evangelistically. Kumbaga, the Spirit is the one that really help us, enable us para makapag-evangelize tayo sa ibang tao. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. Sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. So, sa scripture na nabasa natin, makikita natin na ang spirit na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay
kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan or timidity. Pero kung mapapansin natin, mga kapatid, dahil pandemya na nararanasin natin ngayon, minsan po nahihirapan tayong mag-share ng good news. Siguro dahil po sa challenges or circumstances na nararanasan natin sa ngayon. Na minsan ito yung talagang pumipigil sa atin or humihila pababa upang hindi natin magawa yung ating purpose. Hindi na tayo ganun ka-bold ng kagaya ng dati. Yung wala ka bang kinakatakutan? I remember during our campus days, lahat ng nakakasalubong namin sa hallway sa campus, ini-invite namin sa church or ini-invite namin mag-study ng Bible. Na ganun kami ka-persuasive on zeal, kagaya ng last chapter na binasa natin, zeal that is real. Talagang ganun ka-bold na gawin yung purpose mo sa ibang tao. Ngayon, paano nga ba natin may babalik yung ganung klaseng boldness na meron tayo ng kagaya ng dati nung young Christian pa po tayo? Sa Acts chapter 4, makikita natin yung mga apostles on how they bring back that kind of boldness sa buhay nila. Sa Acts chapter 4, verse 29 to 31, sinasabi po doon, Now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, the place where they are meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Now, in Acts chapter 4, ito po yung time na si Peter and John were persecuted. And after they were persecuted, ano yung ginawa ng mga believers? In chapter 4, ito po yung the believers' prayer. Nataos puso silang nanalangin sa Diyos at hiniling nila sa Diyos na maging matapang sa pangangaral ng kanyang mga salita. At pagkatapos nilang manalangin, sila po ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So in the same way, I believe we need to ask help kay God through our prayers. No, hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo ng banal na espiritu na maging matapang ulit. Kumbaga, for some of us ngayon, fully vaccinated na para malabanan yung COVID-19. Ganun din, kailangan natin ng boldness booster na nanggagaling sa Holy Spirit upang magawa natin ang ating purpose to evangelize all people. So, iyon po yung unang nagagawa ng Holy Spirit. Pangalawa, Spirit-directed outreach. Spirit-directed outreach. Also in the book of Acts, malaki yung naging parte or role ng Holy Spirit in the enterprise of evangelism. Now, I'll read some of the verses na binigay ni Douglas Jacoby kung paanong nag-direct yung Spirit para magawa yung outreach dun sa mga lugar na pinuntahan ng mga apostles. Now, in Acts chapter 1, verse 8, Acts chapter 1, verse 8. The Bible says, "You will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So, sa Bible, makita natin, the Holy Spirit, when it comes to all the apostles at that time, when they receive it, they will receive it with power. At yung Holy Spirit ang tutulong sa kanila to be witnesses in all Judea, in all Jerusalem,
in all Samaria and to the ends of the earth. Sabi din po sa Acts chapter 8, verse 29. Ito po yung conversion ng Ethiopian eunuch. Acts 8, verse 29, the Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Ako, ini-imagine ko, even though I read this scripture, yung Acts 8, ano po. Paano kaya ginagawa ng Spirit yun na suddenly he will just speak to one person like si Philip? Sabi niya, Philip, go to that chariot and stay near it. Lumapit ka doon. Puntahan mo yung Ethiopian eunuch. So, makita natin, the Spirit was the one who directed Philip para ma-evangelize itong Ethiopian eunuch. And the same Spirit in verse 39 ng the same chapter, Acts 8, when they came out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Paano nangyari yan? Magic ba yun? Nakukuling siya ng Spirit and hindi siya makikita kagad-agad ng Ethiopian eunuch? Imagine yan, mga kapit. The Spirit of the Lord suddenly took Philip away and the eunuch did not see him again. That's how powerful the Spirit na nagdedirect ng time ng Book of Acts. Also in Acts 9, verse 31, Acts 9:31, then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. So, ang nagpaparami pala sa simbahan ng time na yon, it's not the apostles, it's not even the disciples, but the Holy Spirit increased the numbers of followers of Jesus. Sa Acts 9, Acts 10, verse 44 to 48, the Bible says, when Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said in verse 47, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Here we see in Acts chapter 10, yung mga Gentiles naman yung ni-reach out ng Spirit. You know, they were poured out. I mean, they were filled with the Holy Spirit and they speak in different language and praising God. Then afterward, kasi nga nauna yung nangyaring yun, Peter baptized all of these Gentile people and they become followers of Jesus. The last scripture in Acts 13 verse 2. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Now, sabi, the Holy Spirit said, you know, how the Holy Spirit directed them, the whole church, na talagang marinig mo yung mga words na sabi niya, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Kumbaga, dito po yung na-send up si Barnabas and Saul to go to a missionary journey. Kaya pala, kapag meron tayong sinesend off for mission team outside of Metro Manila, the whole church is praying and laying hands on them so that the Spirit will enable them to evangelize yung city na pupuntahan nila. So, sa lahat po ng nabasa nating example of scripture in the book of Acts, the Spirit directed everything in order na magampanan nila yung role nila to evangelize the world or even cities na pupunta nila. You know, the Holy Spirit is very instrumental in reaching out as many as possible.
Mga kapatid, isa't kalahating taon na po tayong lockdown. Pero alam niyo po, nakikita natin kung paanong kumikilos yung Holy Spirit sa ating simbahan. No, kahit nag-meet lang po tayo virtually at nasa bahay lang, one of the Sunday service, shinier ni Ariel, I think ito yung pinakamarami tayong nabaptize in 1 year of lockdown. Marami po tayong nakitang bagong kapatid na tinatawag nating pandemic babies. Na isa na dyan si Tirso. Siya po ay isa rin bunga ng band of brothers na nabaptize during the pandemic. And marami rin po tayong mga kapamilya o kasama sa bahay na mismong bahay ang naging baptistry. Maraming mga kamag-anak, kapatid, or mga kasama sa bahay ang nabaptize sa kanilang sariling tahanan. Nakagaya ng aking anak na si Lance, yung second ko po, na yung sumayaw doon sa D4G. Si Lance was baptized last December 27, 2020. So isa rin po siya sa mga pandemic babies. Na hindi lang po baptism, marami rin po tayo nakita mga kapatid na nagbalik loob sa Diyos at na-restored ulit sa ating simbahan. I believe, totoo yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew 20 verse 20 that I am with you always to the very end of the age. Yung pala yung work ng Spirit, kasama-sama natin siya in fulfilling the Great Commission. Now, point number 3, the Spirit changes hearts. So, yung Spirit pala, yun pala ang nakakapagpabago ng puso ng bawat tao. The Spirit works with us in our evangelism. Hindi po tayo pwedeng mag-rely sa sarili nating kakayanan or experience, kundi sa power ng Holy Spirit. In 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5, babasahin ko po sa Tagalog, ito po yung sinabi ni Pablo. Mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipapangaral sa inyo kundi si Jesucristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Pumunta ako riyan ng may kahinaan at nanginginig pa sa takot. Verse 4, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa alip, pinatunayan ng banal na Espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nang sa ganoon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa binasa natin, napakaganda po ng personal testimony ni Pablo, na he rely more on the Holy Spirit para mapahayag niya ang salita ng Diyos sa maraming tao. Now, kung paanong nabago ang kanyang pananaw sa buhay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Dahil nakapagpabago yun sa buhay niya, ito rin yung nakakapagpabago sa puso ng mga tao na kanyang na-evangelize o na-share ng faith. So, the Spirit changes our hearts and it changes the hearts of others na na-evangelize natin. Even si Jesus Christ sa John 16, verse 7 and 8, and I will read in contemporary English version, sabi, I tell you that I'm going to do what is best for you. That is why I'm going away. The Holy Spirit cannot come to help you
until I leave. But after I'm gone, I will send the Spirit to you. The Spirit will come and show the people of this world the truth about sin and God's justice and the judgment. Now, Jesus mentioned that the Spirit will help in changing the hearts of the disciples, and also the Spirit will work through the Word to change the hearts of non-Christians. So, yung Spirit ni God ang tunay na kakapagpabago ng puso natin at puso ng ibang tao. That's how the Spirit works sa atin. That's how the Spirit insists in word evangelism in our lifetime. So in conclusion, mga kapatid, we are called by God to turn the world upside down. Let's preach the word and pray to God na talagang masaturate yung buong mundo with the message, that all the people will be saturated by the word of God in our lifetime, in our generation. Now, help us na talagang to be very best ambassadors we can be, kagaya ng dati. So, the Spirit insists. Ito po yung kailangan natin. I guess hindi po tayo pwede magpahinga. Hindi po tayong sabihin natin magre-retire na tayo because we are nagkakaedad na po tayo. God can still give us this kind of opportunity as a strength para ma-evangelize natin yung mga city na kung saan nandun tayo ngayon. Now, question for thought. Do I have a passion or true passion to see the world evangelize in my lifetime? How often am I aware of a spiritual impulse to share the Christ or to share Christ with others? Am I excusing myself from evangelism, claiming evangelism is a gift instead of a command? Do I resist the Holy Spirit by not speaking out and sharing the truth with others? Would I be willing to join a mission team, preaching the word where Christ is not known? So the Spirit insists world evangelism in our lifetime. To God be the glory. Maraming po salamat.